Hello mga kapamilya, ako po ay iyong lingkod na guro, si Miss Minchin na naman. Okay, I am Jane. So, sa mga kapamilya ko tsaka sa mga friends ko, may nagsasabing, ano ba yung school mo? Sige, magpapakita ko sa iyo yung school ko. Okay, ito yung building namin. Okay, ito yung building namin. Sa ngayon, wala kasi paso kasi may COVID-19 na naman. Mga besh. Okay, ito yung building namin. So, nasa third floor kami. Tsaka ito yung office namin. Ayan po. Yan po yung mga friends ko. Hindi naka-mask. Ito. Hi. Si Morris. Ayan. Hi, COVID friend. Ayan, si Nico. Okay, yan, pinakagwapo kong friend. At saka, pinakamabait kong friend. Ayan, cook namin yan. Lagi nagluluto. Okay, di ba? Mayaman yan! Okay, ito yung opisina namin. So, tatlo kami dito mga Pilipino. Tapos, dalawang Africans. Okay. At saka, isang Egyptian. His name is Tony? Tony. Okay. Ano siya, naka-earphone, so hindi kami. Ayan, closer, I can't do that. So, ito, third floor, ayan. Ito yung office namin. Ayan po yun, yung, sawadee ka. Okay. Sawadee ka. Janitress namin siya, yung putagalinis, sorry po. Okay. Yeah. Okay, so... Nasa second floor na ako. Ayan. Medyo mababa to eh. O ayan. Wala kasing pasok eh. Kaya. Okay. Ayan. Mga toilets lang mga yan. Okay. So, nasa ano na ako. First floor. Okay. Ito po yung building namin. Building 7 to it. Okay. Maraming buildings dito. Ayan. Dito yung school. Para yan sa mga Japanese classes, Chinese classes, English. Yan yung building namin. Yan. So, hanggang ano yung 1, 2, 3, 4. Apat na palapag. Okay. So, ngayon na naman, ayan. Yan yung mga cottages ng mga teachers. Yung mga teachers na malalayo, yung mga bahay nila. I mean, yeah, nasa ibang province. Yan. Free lang yan. Mga typical na bahay ng mga Thai lang din yan. Yan. Ayan. Ayun nandun. Oh, inan niya ha? Balite ito, di ba? Ewan ko kano sa Tagalog nito. Sabi nila, yun, may kwento ko dito. Sabi nila, na huwag putulin kasi may nakatirang di natin, kano, hindi mga tao, ganun. Pero sa kanila, pinuputol nila. Wala naman nangyari sa kanila. Okay, hindi naman sila nagkakasakit talaga. Pinuwi talaga na. Kahit ano-ano lang, may nakatirang mumu, may nakatirang white lady. Wala naman. Okay. So, ayan po. So, dyan po yung building. Yan po yung building 4. Okay. Dyan kami mag-forward ng mga, tawag nito, mga papel namin, computer room yan. At mga computer rooms yan. Pag may tests kami, pinu-forward namin dyan. At saka dyan din yung bangko ng school. Ayan. Diba? Ayan. Medyo malay-lay na nalakad ko ah. Ayan yung new building. Computer. Tapos, eto na naman tayo. Kainan. Ito yung kainan ng mga bata. Okay. Mga kinoconstruct. Diba? Wala mga isidyohan ko eh. Ito, gustong-gusto ko to eh. Gusto ko magkaroon ng nila sa bahay. Pag nasa Pilipinas ako, parang bahay kubo lang siya. Yan. Ganda-ganda, no? Tapos, ayan po, yung canteen namin. Medyo luma-luma na. Matagal na kasi. Matagal na rin kasi to eh. At saka, ito po yung isang building. Maroon. Ito po yung mga offices. Yan. Mga offices po yan ng mga malalaking tae. Malalaking tao. May mga ranggo. Ayan. Diyan. Yung principal namin, yung mga vice principal. Okay, yung mga assistant directors, school director, ano pa ba? Finances, ganun. Tapos, dito po na building, ayan, ibang building na naman. Science building yan. Okay.
science building yan, napapakita ko sa inyo. Yan. Eh, masyadong luma na na building eh. Yan. Okay. Kita ko sa inyo yung harap. Medyo malayo-layo na rin kasi, o tinaman nilakad ko. Ayun. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yan. Ayan. Medyo mahaba-haba. Ayan. Science yan. Ayan, pag may mga okasyon, dyan mag-ana sila, mag-pray-pray. Okay? Tapos, yun. Yun yung oval namin yan. Oval namin yan dyan. Yun. At saka yun yung building 6. Yan, building na yan, para sa mga Thai language, yung mga yan. Alright? Medyo mahaba-haba na yun, nalalakad ko. Okay. So, ayan yung po yung clinic namin. Okay. Ayan po yung hall namin. Pag naulan, at saka pag may mga activities kami, yan po. O yan dyan, ha? Okay. Tapos, medyo malayo na, kakapagod na. After niyan, cooperative yan siya, may tindahan. Tapos sa likod nun, music siya. At saka, yung nandun, arts siya doon. Tapos, sina natin. Yung Thailand kasi, hindi sila ganun ka strict sa spelling. Okay, tingnan natin. Hindi sila strict sa spelling. Okay, hindi gaya ng mga Pinoy na napakaano talaga. Na, uy, mali spelling mo, katatapos, tawanan ka lang. Hindi eh. Iba dito eh. Tingnan mo ha. Okay. Building 6. Ganyan, ganyan. Ayan, building picture. Tingnan mo yung farmhouse. So, diba? Baligta, diba? Oh, ayan. Hindi sila ganun sa strict sa spelling. Okay. Kaya, dito rin. Kaya need nila ng mga English teachers. Kasi hindi sila masyado nang kakaintindi ng English. Ano lang siguro sa kanila? I think mga 70%. Sa pag-government school ka at saka sa province ka, expected mo na talaga mga 10% lang sa mga estudyante na kakaintindi sa'yo. So 90% ng mga yon ay konting English lang. Tapos yung mga 60% man, kaya kung gusto niyo magturo dito ng English, dapat nandito na kayo, mabilis kayo makakahanap ng trabaho, mabilis kayo makakapagturo, makakapasok. Kasi yung English nila pag mga ganit provinces, hindi ganun ka okay. Tsaka tuturo mo lang naman yung mga basic lang naman din, gaya ng pang grade 1, pang grade 2, ganun. Tapos mga basic questions, mga ganun. Pero pag nasa cities ka, at saka nasa capital ka ng Thailand, like Bangkok, expect mo na mas marami-rami talaga nakakaintindi ng English. At saka doon, kailangan talaga maganda din yung accent mo, maganda din yung English mo. So dito, mayroong sa provinces namin, mayroong mga arte na school, kailangan talaga American accent ka, or British accent ka, or hindi ganun ka strong yung accent mo sa pagka-Pinoy mo. Okay. Kasi, alam mo yun, may mga ibang mga Thai teachers din, at saka mga Thai principals, mga directors, school directors, mga ganun, na nakakapag-aral din, magagaling din mag-English, at saka tatawanan din yung accent mo. So, kung ako sa'yo, kung gusto mo mag-apply, huwag kayong sa Pinas mag-apply. May mga agencies din naman kasi na nag-hire ng mga Pinoy. Tapos, pagkakapirahan lang kayo. Kaya mag-iingat kayo sa mga scammers. Ganun. At saka, ako, galing akong Pilipinas. May, ako, pinsan ako. Tapos, yung naging asawa niya. Kaklase ko lang din. Ayun, nandito ako. Nagturo. First day ko pa lang dito. May trabaho na ako. Kasi, naghanap sila ng teacher talaga.
bagay. Urgent kasi talaga yun. At saka wala na silang mahanap na teachers. At saka, ang sabi kasi ng school director nila, okay, tinatawag na principal, kailangan, nandito na yun siya. So, lumipad ka agad ako, di ba? Eh, yung sahod ko eh, una pa lang, 15,000 baht. Magkano yun sa Pilipinas? Nasa 23,000 pesos, 24,000 pesos. So, sa akin kasi, medyo nalalaki-lakihan ako nun. Pero, pagdating mo pala dito, iba pala yun. Kailangan mo pang mag-exit, tapos sa Laos o kaya sa Cambodia. At saka, yung pera mo, yung sa'yo lang talaga, yung sahod mo, sapat lang talaga sa'yo. Yun eh. Kaya hindi ako masyadong napapapadala sa Pilipinas. Mas maganda talaga pag mayroon kang tutorials. Pag may tutorials ka, hello! That is me, Chinese teacher. Yeah, okay. So, pag ano ka talaga, pag may tutorials ka, dun, dadoble kitain mo. At saka, yung kinikita ko sa tutorials ko, ayun yung mga pinapadala ko sa Pilipinas. Kasi pag sahod lang talaga inaano mo, o mga ganito government schools, hindi naman ganun kalaki eh. Nasa 40,000 pesos ka na. Pero hindi pa rin sapat yun sa'yo kasi hindi naman libre pagkain. Hindi naman libre yung bahay mo din. Diba? Sariling ano mo rin yun eh. Sariling gasos mo rin yun eh. Kung naisip ko na nga minsan, sana mag-helper na lang ako, domestic helper. Dun sa ano, sa middle reasons malalaki pa yung sahod mo. Kaya so, sabi ko, hindi naman yung, ano ko, hindi naman yung field ko. Kaya, eto. So, pag ako sa'yo, kung gusto mo dito, maghanap ka ng tutorials. Pag hindi naman, wag na, Pilipinas ka na lang. Ang mahirap din. Ganon din naman. Yung maiipon mo, pera mo, yung pera mong naiipon, pang-uwi mo lang. Yun lang. Wala eh. Kung may pamilya ka naman na binubuhay sa Pilipinas ka na lang. Kung single ka, mas okay. Kasi maganda yung Thailand eh. Maganda yung... Ganyan yan. Gusto ko ganyan. Ayoko ng city. Ayan, kasaba yan. Ayoko ng city. Kasi yung city, masyadong masikip. Madaming tao. Mas nakaka-stress. Alam mo yun, wala kang pwedeng mapuntahan. Malalayo mga beaches. Alam mo, mas gusto ko dito kasi yung pagkain, yung mga tao, mababait, at saka may freedom ka, ganun. At saka, alam ko, biyan na ako dun sa freedom ko, at saka magagalit na yung mama ko, okay? So, kaya minsan lang ako umuwi. At saka, kailangan talaga, ngayon ko lang nalaman na kailangan pala talaga mag-ipon. Gaya ngayon, mas thankful pa rin kasi ako kasi may trabaho kami. Yung ibang teachers, naawa kasi ako. Kasi no work, no pay. O diba? Mababait yung mga ano namin. Yung mga heads namin. Kaya, ayun, thankful pa rin ako. So, okay naman ako dito. Wala naman akong ganung problema. Okay. Actually, lahat naman tayo mga problema. Kundi problema lang, pero yun lang. Wala naman siguro tayo walang problema, diba? Chill lang. Okay? So, eto po yung kwento ko. Maalaala mo kaya? Bye bye, see you pa. Okay.